Siya ay mga sangkay na bisto na ngayon ng Amerika. If you remember mga sangkay, I don't know kung naaalala nyo to, nagkaroon po ng pagpapadala itong China ng isa pong spy balloon sa United States of America. Ngayon mga sangkay, nabisto na kung ano ito. At ito po yung ating aalamin ngayon dahil nga po tumitindi po itong banggaan ng Amerika at China. But before we start, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to. Ito mismo pinapanood nyo guys. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page at may makikita rin po kayong bell dyan. Pindutin po ninyo at i-click nyo rin po yung all. So, ito po yung balita mga sangkay ngayon. No? Anyway, advance, happy new year sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Okay, naway, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa 2024. I believe that the best is yet to come. I believe na may gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. We have just, kailangan lamang po natin na manampalataya, maniwala sa kanyang mga pangako. Ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong banggaan ng Amerika ngayon at China. Kasi, umitindi mga sangkay, talagang painit po ng painit eh, no? Ayon po sa report, spycraft flying over US reportedly contacted China via US internet provider. The Chinese spy craft that flew over the US reportedly was in contact with the communist country using an American network service. Grabe, no? American network service pa yung ginamit. Ang tanong dito, ano kayang network service ito? Anong kumpanya? So, para magets po ng lahat, ito po yan, mga sangkay, no? Ito po ang nangyari. Last 10 months, may nadiskubre po na spy balloon. Okay, ito, panoorin po natin. Well, hello, everybody. I am sitting in my driveway here in Billings, Montana. And right now, there is a ground stop on our airport. And this thing is up in the sky. Ayan, mga sangkay. Yan po yung suspected at that time Chinese spy balloon na nakita po sa US na palipad-lipad. Nagpa-fly away. Pambihira. Ngayon, at that time, wala pa po silang kasiguraduhan kung ano ito. Ngayon, may report mga sangkay na nalaman na po nila kung ano nga ba ang nilalaman yan. Ito, tingnan po natin ang balita mga sangkay. Kasi talagang umiinit po ang banggaan nitong Amerika ngayon at US. Ito ang report. We're learning more this hour about how the Chinese spy balloon communicated with Beijing as it flew across the US earlier this year. Mm-hmm. US intelligence officials have reportedly determined the balloon used in an American internet service provider to send and receive messages. This according to NBC News. Ayan. Ayan na po, mga sangkay, nagkakabistuhan na. Akalain mo, mga sangkay, yung ginamit pa na internet provider ay sa US pa mismo. Ganong kalupit itong ginawa nitong China sa US. Nagpapadala po sila doon ng mga kung ano-anong teknolohiya, makakuha lamang po talaga ng information. Kaya mga sangkay, ang United States of America ngayon, naghihigpit po talaga sila when it comes to technology. Kaya nga po yung ano ba tawag dito, may isang Android na cellphone. Ang ngayon mga sangkay, ang gustong ipaban sa Amerika, kahit nung TikTok, nung gusto po nilang mawala yan dahil galing po yan sa China. Ang iniisip po kasi nila, it may be the government of China using that platform or social media platform para po mag-spy sa kanilang bansa. Hindi ko alam bakit kailangan nung gawin ng China ito, eh, no? Parang ang labo nilang mga tao, eh.
imbis na mag-focus na lamang po sa kanilang bansa, talagang ang nangyayari talaga ngayon, nakikipagbanggaan po sila sa Amerika. Kasi ngayon, ang US kasi ang tumatay yung parang mother country ng maraming mga bansa. Ewan ko ba, pero sa totoo lang, hindi na po sila matatawag na mother country. Why? Bagsak na po ang US. Wala na po talaga. Pero, itong China mga sangkay, sinasamantala ang pagkakataon na bagsak ang Amerika. Ang ginagawa po nila, nagsisend po sila ng kung anong technology or social media platform or kagaya po na itong spy balloon na 10 months ago, na-report mga sangkay na palipad-lipad sa US. Yun pala mga sangkay, ito daw po ay sinasabing spy balloon ng China na gumagamit pa po ng internet provider ng Amerika to send any information na makukuha from US. Those communications were mostly related to navigation. CBS News correspondent Skylar Henry is traveling with the president in the U.S. Virgin Islands and joins us now with more on this story. Skylar, thanks for being with us. What more have we learned about how the Biden administration gathered intelligence on this spy balloon? Mm-hmm. Well, the National Security Council isn't commenting on this report, Chanel, but of course, as you pointed out, this refers back to that spy balloon that was first spotted flying over Montana back in February and then shot down over South Carolina near the Atlantic Ocean. Ayan po yan mga sangkay. Na-shot down po yan. Napabagsak mo nila itong spy balloon ng China. China denied that the spy balloon was being used for any sort of surveillance, but Pentagon officials have signaled that this could be tied to a much larger and wider surveillance program that China was using. If you remember, during that time, there was a series of spy balloons that were being shot down between both Canada and the United States, ultimately to the point that led to several bouts of tension between the two superpowers. Grabe, no? Itong dalawang superpower ng mga bansa, nakikipagdudutan. Kaya nga mga sangkay ngayon sinasaway ng China itong Amerika. Wag daw pong makialam sa problema ng Pilipinas sa China, pero hindi naman po pwede yan. Hindi naman po pwede yan, ganyang papaalisin nila ang US kasi ay nilang pakialaman ang Pilipinas. Eh, kasama po yan sa ano eh, kaalyadong mga bansa ng Amerika. At mga sangkay, nakatatak po doon na any harassment o pag-atake mula po sa ibang mga bansa sa Pilipinas ay tutulong po ang Amerika ng pwersahan, no? So, eto ngayon mga sangay, masalimuot po ang nararanasan ng Amerika at China. At ano sa tingin nyo mga sangkay, ang purpose kung bakit itong spy balloon na nadiskubre na ngayon, nabisto na mga sangkay ng Amerika na galing sa US at kumukuha ng information, sinesend doon po sa China. Comment po sa ibabang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.